Okay, extend natin yung live video. Okay, lalaliman natin dahil pwede namang long video tayo. So, yun na nga, di ba? Yun yung sinasabi ni John Lloyd dun eh. Ibiruin natin yung mga kakilala natin o yung ating mga mahal sa buhay dahil hindi sila magagalit. Kasi nandun yung consideration, nandun yung pagmamahal, nandun yung pag-iintindi. Pero minsan, hindi rin sila nagre-react. Dahil hindi sila makareact. Yun ang inuulit ko, sinabi ko na doon sila. Hindi sila makareact. So, anong tendency? Dahil sila yung kaya, sila yung kakayang-kayanan. Ngayon, pag pumalag ka, anong sasabihin sa'yo? Hindi ka marunong makipagbiruan. Or kung nandiyan ka sa FB, i-unfriend ka. Kung nasa Instagram at Twitter ka, i-unfollow ka. Diba? Pag sinabi mo na yung totoo sa kanila na sila nagbibiro and then sila, pa, diba? Saan ka nakakita pogi tinawag na PWD? Sakit yun! Ano ba definition yun ng pogi? Technically, hindi kasama yung ugali ron. Wag na kayong lulusot. Wag na kayong lulusot na yung kasama yung kalooban. Dahil kung kasama yung kalooban, unang-una hindi nyo bibiruin yung tao ng ganun. You'll go straight. Hindi kayo, you would not make the yung pinakamagandang ugali ng tao a joke. Technically, kahit sinong PWDs yun, kahit anong disability niya, lalo na yung kagaya ko mga pag sinabi mong pogi, insulto yun. Insulto sa kanila yun. Technically. And then pagka ano, sasabihin nila, hindi marunong. Ngayon, pag bumawi ako, sinabi ko yung, ba't yung ako tatawagin pogi? Kayo nga, nag-site ng mga ano sa inyo, o feeling nyo, nakakahiya kayo sa social media. Gago tong tao na to, in-expose ako sa social media. Limbawa, loko tong tao na to, di unfriend ka ngayon. Ikaw, ako pa ngayon yung in-unfriend, ako pa ngayon yung in-unfollow, kung Instagram o Twitter yan. Pero pag sila na gano, sige lang. Tapos pag hindi ka marunong sumakay, nalulunod ka na sa isang basong tubig. Yun yung isang magandang linya. Maganda yung first line and second line ni John Lloyd. Ang dapat ang biro na nakakatuwa. At saka hindi. Diba kamamatay lang ni Queen Elizabeth II. Pero nakakatuwa yung mga biro niya. Hindi talaga nakakatuwa. Kasi yung ibang biro ni Queen Elizabeth II, kasama yung sarili niya doon. So nabiro niya yung sarili niya. May yung sinasabi niya na ano, yung Prime Minister ng Canada nagsabi na I'm aware of Her Majesty sa long serve. O ano sinabi ni Queen Elizabeth? Thank you Mr. Prime Minister for making me feel too old. So ibig sabihin, biniro niya yung sarili niya, lahat natawa. Pero alam naman yun na binibiro lang yun, hindi nang asar si Queen Elizabeth na matandang pangit or nilaik niya yung sarili niya o yung ibang tao, hindi. Parang sinasabi lang niya, thank you ah. Parang naramdaman niya sa statement na yun ah. Lalo mo ata akong pinatanda. Pero yun yung sense of humor na lahat matatawa. Hindi lang yung iilan yung matatawa. Dahil, sa lalo na sa mga may kapansanan. Lalo na dun sa mga introvert. Isa pa yung mga introvert sa biktima niyan. Dahil kakaiba, di ba? Tsaka isa pa, ano ba talaga yung way ng pagpapatawad? Minsan, patatawa rin, kalalayo na lang sa'yo, hindi ka nakakausapin, o ayaw ko nang makita. Yun yung pagpapatawad na sa sarili. Kasi hindi, baka matrigger palalo yun eh, pagka lalo mong nilapit. Di mas mabuti pang magkalayo na kayo. Minsan, mas bello na, nasabi ko na before na, minsan mas mabuti pang magkalayo kayo para wala nang friction. Wala na. Kasi kung palalabasin mo lang din na patawarin. Unang-una, paano ako nagkaroon ng kasalanan sa'yo kung ikaw yung nauuna? Halos araw-araw. Natai na nga. Diba? Nagrevolusyon na yung tiyanko sa sobrang stress sa mga biro mo. And then, tinulungan mo nga ako, pero pagkatapos nun, hindi naman ako nakaligtas sa pang-aasar. Minsan, yung paibabalik mo sa akin.
pag pinagtatawanan ako ng buong campus, kahit nung kabilang section, dahil sa nangyari na yun. Misa, pinagtutulungan nyo pa ako nung isang sumalangit na ma. Eh, pareho lang naman kayo ng asar. So, anong pinagkaiba nun? So, anong dapat? Wala kang ang inamin na kasalanan mo eh. Oh. So, para mawala na yung burden sa akin, unti-unti ko siyang papakawalan is hindi na kita makita, hindi na kita makausap kasi baka matrigger lang ako lalo. At totoo yun, pag may nakikita, may mga tao na kapag nakikita yung tao na yun, nabubuisit, nagiging halimaw. May ganun, na high blood ako o na HB ako kapag naririnig ko at nakikita ako yung tao na yun. So, hindi hugot yun. Ine-emphasize ko lang yung sinabi ni Lloydie na dapat ang biro nakakatuwa, hindi dapat nakakapikon. So, yun lang nga yun eh. Paano hindi ka mapipikon? Ako, tawagin akong heart rub. Diba? Ano ba definition yun ng heart rub? Oh, eh samantalang, itong makapalang apog na ni, na may girlfriend ka na, pero ang tawag mo doon sa kasama mo sa varsity, dati, may girlfriend ka, pero ang tawag mo doon sa kasama mo sa varsity, bayaw. So, ano ibig sabihin ng bayaw? Asawa mo yung kapatid niya. Sabihin, girlfriend, diba? Ganun kalakas ang self-confidence mo. May girlfriend ka na, pero bayaw ang tawag mo doon sa kapatid ng kasama mo sa varsity. Ay, bayaw yung tawag doon sa teammate mo sa varsity. Dahil lumalabas, asawa mo yung kapatid niya. Hindi man kapal ng apog mo. Pinagsabay mo yung... Ganun yun, hindi diretsahan. Ganun kalakas ang confidence mo sa sarili mong gwapo, ha? So, bakit mo ipapasa sa akin? So, yun lang po ang sasabihin ko. Unang-una, kung hindi rin ho kayo umaamin na may kasalanan... Saka, kasalanan ba yung pumalag ako dahil sobra-sobra na kayo? Pag pumalag ako, if I fight back, parang self-defense, kasalanan ko pa rin yun dahil pinatulang kita. Diba? Tsaka, hindi pwede yung natutuwa lang ako eh. Natutuwa ka lang kasarin. Yun lang yun. So, yun nga. Ang biro kasi is hindi dapat nakakapikon. Dapat nakakatuwa. There is a big difference between nakakapikon and nakakatuwa. Minsan, minsan people tend to interchange it. Pero malaking kaibahan nun. At minsan, pareho lang yun. Dahil close tayo eh. Kung sa kaklose nga, nagagalit tayo eh. Paano pa doon sa hindi natin kaklose? Paano kung hindi din sila makareact? Diba? So, yun lang po.